Welcome po sa ating pagsamba sa umagang ito. Pakibati po, pakingitian ang inyong mga mata. Pamagitan ng mata ang mga katabi. Welcome din po sa ating mga kasama sa ating pong online worship. Purihin po ang Panginoon, muli nagkasama-sama po tayo. Basahin po natin ang sinasabi sa Awit 23, buong chapter. Sabi po dyan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapandubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa aking di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po ang iyong mga salita. Ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay maging tupa mo, na kami ay maging anak mo. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan. Salamat din sa pagkakataon na kami ay makasasamba sa iyong dakilang pangalan. Paging dapatin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasala at pagkakamali na aming nagawa. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buong pagsamba. Maging kalugod-lugod po ito sa inyong banal na harapan. Nagpupuri ang aming mga puso, kami nagpapasalamat. Sa iyo ang kaluwalhatian, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, buhay tayo, may kalakasan, sapat sa lahat ng pangangailangan, kaya meron talaga tayong dahilan kung bakit tayo dapat sumamba sa ating Panginoon. Bukod sa siyempre, siya'y karapat-dapat dahil siya'y Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Tayo po'y umawit sa Panginoon. At naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo, tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, sabi natin, pagkat ikaw ay mabuti, awang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sagana tumapang sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na lang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y iyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, tunay nga, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. Sa kanan at tumapaw, sapat na
Awit 23. Ayan. Tapos po, basahin uli natin ito ng sabay-sabay na talaga pong hindi lang natin binabasa, kundi sinasabi po natin sa ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po natin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo, sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh nananahan. Napakasarap pong ulit-ulitin ang salita ng ating Panginoon sapagkat alam natin at nararanasan natin na ito'y nagiging totoo at totoo sa ating mga buhay. Kaya ang Panginoon ang dapat lang paglagakan ng ating buhay at patuloy nating ibigay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sabihin natin sa pamamagitan ng awit na ito kung paano po tayong nagtitiwala sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya mula sa ating puso.
ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Sabihin natin sa Panginoon, ako'y nagtitiwala sa'yo. Opo, Panginoon, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ibinigay mong buhay ay ganapat ustos.
kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa lantas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakalan ko. Pwede po bang pumalakpak ang mga pinagpala ng Diyos? Tunay po na ang kabutihan ng Diyos ay pang walang hanggan. No? Hindi magbabago, hindi magmamaliw kailanman. So sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Ama, salamat po dahil ikaw ang aming pastol. Ang pastol na nakakaalam sa buhay ng kanyang mga anak. Sa oras na to, Lord, amin pong hinihiling ang iyong pong pangunguna, pagsama, lalo ka naming makilala, lalo naming maranasan ang iyong pong pangungusap sa pamagitan ng iyong pong banal na salita.
At ito po ay magdulot sa amin ng pag-asa, ng kalakasan, ng katatagan sa amin pong buhay bilang iyong mga anak. Kinikilala po namin ang aming Diyos, Banal na Espiritu, ang iyong pong pangunguna sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Patayaan mo ang salita na mahayag sa amin pong kalagitnaan ay patuloy na magbukas ng aming puso at isipan. Makatagpo ka namin, maranasan ka namin sa pamamagitan po ng pagsambang ito at ng pakikinig ng iyong pong banal na salita. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tunay na wala ka pong kapantay, wala ka pong katulad. Sa iyo, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Nung mga nakaraang linggo po ay pinag-usapan po natin ang buhay po ng iba't ibang mga mananampalataya na nagpakita po ng kanilang pananampalataya o kung paano mamuhay ng may pananampalataya. Sa umagang ito, nais ko pong magsalta sa paksang Jesus, our perfect example of living by faith, or the ultimate example of living by faith. At yan po ay makikita natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Pwede po bang pakibasa natin? Una po ang side na to, then ito pong grupo yung verse 2, and then sabay-sabay po tayo. Sige po, basahin po natin. Ito muna pong side na to, verse 1. So, salamat po sa inyo. No? O, tingnan nga natin kung mas malakas tong group 2. Kasi medyo parang nangihina na tong group 1. Eh. Tingnan natin yung group 2. Sige po, group 2. Verse 2. Verse 3 po, sabay-sabay po tayo. Think of all the hostility he endured from sinful people, then you won't become weary and give up. Pagpalain po ang nakarinig at bumasa po ng kanyang banal na salita. So, makita po natin na ang matalinong paggamit po ng metapora. No? Ang metaphor po is a way of comparing two different things in order to stimulate imagination about something or to help us understand. Ito po ay isang malagang aspeto ng mabisang pagtuturo. At ginamit ito ng mga manunulat ng Biblia upang magbigay ng malaking epekto sa mga nakikinig. Sakto na yan, ang bagong tipan ay madalas na inihahambing ang buhay Kristiyano sa mga karaniwang gawain ng buhay. Si Apostol Pablo po ay partikular na mahilig gumamit ng metaphor ng isang taong tumatakbo. Halimbawa, isinulat niya po sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 9, verse 24, hindi ba ninyo alam na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, tumakbo ka sa paraang ikaw ay manalo. Verse Galatians chapter 5, verse 7, ikaw ay tumakbong mabuti. Philippians chapter 2 verse 16, hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan. Ginamit din ng manunulat ng Hebreo ang talinghagang iyan nang ihalin tulad niya ang tapat na buhay kay Kristo sa isang takbuhan. Nabinasa po natin kanina sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Ang mga taong nananampalataya kay Kristo ay mga mananakbo na tiyak na makakaranas ng tagumpay. Sa kasamaang palad, napakaraming mananampalataya ang tumatakbo sa takbuhan ng walang pakialam. So maraming mga Kristiyano, no, sa pagtakbo nila hindi sila nag-e-effort, no? Wala silang ginagawang pagsisikap upang sila ay maging matagumpay. At ang masahol pa nito, marami na ang hindi
tumatakbo. No? O hindi tumakbo. Sa mga nakaraan noong linggo ng mensahe ng salita ng Diyos, ay sinuri natin ang buhay ng ilang matatapat na lingkod ng ating Panginoon. Na ilan sa kanila ay isinama ng mayakda ng Hebrews sa kanyang hall of faith. No? Mga taong nagpakita ng halimbawa kung paano mamumuhay ng may pananampalataya. Hinihimok niya tayo na tumakbo sa takbuhan ng pananampalataya ng may pagtitiis at kausayan. Alasin ang mga hadlang sa pagtakbo. Ituon ang ating mga mata at layunin o sa layunin at abangan ang mga bunga ng tagumpay na naghihintay sa atin. So inilunod po tayo sa isang mananakbo. Okay po. So, how can we live by faith like Jesus? Una, look at the models of faith. Sabi po sa verse 1, makita po natin, no, nung binasa natin sa verse 1. Therefore, since we have so great cloud of witnesses surrounding us. Kung titingnan po natin, ang mayakda po ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtukoy sa tapat na pananampalataya ng mga banal nung una. Yung great clouds of witnesses po, yan, pag-uusapan po natin yan. Hindi po yan yung mga spectators lang na, o yung mga nag-cheer lang sa paligid na kapag tumatakbo ang isang tao. At ang sino mang papasok po sa isang karera ay gustong gumanap ng mahusay. Gusto niyang malaman na may lehitimong pagkakataon siyang manalo. Kung hindi, bakit ka nga naman magsusumikap pa? Sa kabutihang palad, ang mga dakilang mananampalataya mula sa nakaraan na namuhay sa buhay pananampalataya ay ang nagbibigay sa atin ng encouragement. Tatakbo tayo sa takbuhan ng pananampalataya tulad ng ginawa nila, laging nagtitiwala, hindi sumusuko anuman ang hadlang, kahirapan o kapalit. Yung word po na the cloud of witnesses surrounding us is not made up of spectators or cheering us on in the race. Witnesses in our translation is a translation of the Greek word which would be translated martyr. Martyr. Mga taong nagpakita po ng halimbawa na ang kanilang buhay ay nagpapatotoo that the life of faith is the only life to live. Ulitin ko po. Ito po yung mga taong nagpakita ng halimbawa na ang kanilang buhay ay nagpapatotoo that the life of faith is the only life to live. Walang mas makakapagpalakas o makakapagpatibay ng ating pananampalataya kundi ang tagumpay na halimbawa ng mga taong nauna sa atin. At ang malaman na ang Diyos ay kasama nila, ang siyang naghihikayat sa atin na magtiwala na siya rin ay makakasama natin. Ang kanilang Diyos ay ating Diyos. Amen po ba? Mayroon tayong iisang Diyos at maibibigay niya sa atin ang parehong pagpapala kung magtitiwala tayo sa Kanya. Iyan ang ating motibasyon na tumakbo sa takbuhin ng pananampalataya. So what can you learn from the models of faith? Ano po yung mga bagay na matututo natin? Una, pwede po bang pakibasa natin? Para wala na tayo, pagod na pagod na. Sige po, pakilakas naman po. 1, 2, 3, go! So makita po natin, sinabi po ng Biblia, no? Let us run with endurance that is set before us. He's telling us to run with endurance, not to give up. Kaya makita po natin na sa pagtakbo po, ang hinihiling sa atin, magpatuloy. No? Yung word po na endurance, mamaya bibigyan po natin ng kahulugan. Pero sinasabi lang po sa atin na sa atin pong pagtakbo, tulad ng ginawa ng mga naunang mananampalataya o mga modelo ng pananampalataya, we need to run with endurance. Bakit po? Dahil marami po kasi sa atin, sa panahon po natin na kapag tayo nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay, hindi na mailalarawan kung tumatakbo pa. Ang iba, nagja-jogging. Ano po? Yung iba, naglalakad. At yung iba, halos
hindi na gumagalaw. Yan, pakitingnan mo nga yung katabay mo. Na, tumatakbo, nagja-jogging, naglalakad o hindi na gumagalaw sa race of faith, no? Gayunpaman, ang pamantayan ng Biblia para sa banal na pamuhan ay isang karera, hindi isang paglakad sa parke. Pag naglakad ka sa parke, parang ano? Ano ba nakita pag naglalakad ka sa parke, no? Parang naglalakad sa buwan, no? So makita po natin, sige, the Greek word for race is agon, from which we get the English word agony. It is an agonizing effort. Pag sinabi po nating agonizing effort, to cause, to suffer, no? Agony. It's demanding and grueling. Pag sinabi natin grueling, extremely tiring and demanding. It requires total commitment to self-discipline, determination, and perseverance. So to run with endurance means to keep running when everything in you wants to slow down or give up. Ulitin ko po, no? Ang ibig pong sabihin ng tumakbo ng may pagtsatsaga o pagtitiis ay patuloy na tumakbo kapag ang lahat sa loob mo ay gusto mo nang bumagal o sumuko. Sa mga runner, mas naiintindihan to, no? Ako po, nung tumaas ang sugar ko, syempre naging conscious. Dalawa lang ang sikreto para magkaroon ka ng healthy body. Ano yung una? Diet. Syempre, pagkain kakainin mo. Pangalawa, exercise. So nagsubok po muna ako, bago magbisikleta, nagsubok muna po akong mag-exercise. Alam niyo po ba na sinubukan kong lakarin magmula dito sa Cavite City hanggang Nobeleta? So naglakad po ako hanggang dito, nakarating lang ako ng Long Beach. Parang hindi ko na kaya. Isip-isip ko naman, siguro parang nakarating na rin ako ng Nobeleta, hindi nga lang balikan pag bumalik ako. So bumalik ako magmula Long Beach papuntang Cavite City at talagang ilang araw ko siyang ininda. Parang ayoko nang ulitin pa. Bakit? Nakakapagod. Yung ang sakit-sakit na ng binti mo, no? Pero gusto mong sumakay na. Pero gusto mong maranasan yung exercise na talagang makakatulong sa'yo. So nung una, parang tinamad na ako, no? At nung ako'y tinatabad ng maglakad, sa taas po kasi ay merong step pag-akit ka sa church. Sa taas, di ba, may church dati. At merong step. So merong step na ganyan. So ang ginagawa ko po, tulad ng athlete, ang goal ko, 1,000 steps. Yung 1,000 steps po na yan, yung magdediretso kang ganun. At mabilis po siya, ha? Sa loob po ng 300 step, ramdam ko parang gusto nang bumigay yung binti ko. Parang ayoko na. Pero pinilit ko. Nung una, naka-300 ako, naka-500, at naka-1,000, at naka-1,200. So, makita po natin, sa larangan ng pagtakbo, hindi ang pag-uusapan yung bilis. Ano pa pag-uusapan? Endurance. Kaya naman, nung ako po ay bigla ang naimbitahan ng mga kasama ko na magbabike lang daw kami, dyan lang, malapit lang. Alam niyo po ang binike namin? Magmula Cavite City, alas 4:30 umalis ako dito, nakarating ako ng 13, umakyat ng Puerto Azul, bumaba ng Cabiang, umakyat uli papuntang Nasugbu, pumunta ng Tuwi, umakyat uli ng Tagaytay, bumaba uli, that is 197 kilometers. Pero nakaya ko. Bakit po? Endurance. Napakahalaga po ang endurance sa atin pong pagtakbo. Kapag kayo po ay isang runner o isang nagbibisikleta, sa pag-akyat po, lalo na kapag papunta na kayo ng Puerto Azul, yung una kong pong akyat dyan, no, nakabike, 7 padyak lang ako. Sasabog na yung dibdib ko. Kasi pataas siya, eh. No? At habang naglalakad na ako pataas, nakikita ko yung iba talagang halos mawala ng malay. Si, yung sanga nating pastor na Unida rin, nung nagbike siya, sabi niya sa akin, nakala ko mawawalan ako ng malay. Eh. So, ano po yung sinasabi lang po sa atin? There are times po na sa buhay po natin ay nakakaranas po tayo ng sobrang problema o pagkapagod. Pero ang buhay mananampalataya ay tulad din po ng pagtakbo. Sa una, maring ang init-init
Ngunit dahil sa walang disiplina at pagsisikap na umangat ang level ng buhay spiritual, unti-unti nang nanlalamig at nalalayo sa Diyos. Nakakalimutan ang manalangin at magbasa ng Biblia, madalang nang dumalo ng mga gawain at nahihiya nang magpakita sa simbahan. Ganun din po ba yung pakiramdam niyo? Kasi naging pakiramdam ko rin yan nung ako yung unang mananampalataya eh. Nahihiya nang pumunta sa simbahan kapag matagal nang hindi dumadalo. Nagiging matampuhin at sensitibo. Madali nang matisod at madaling apektuhan ng mga problema, kaya bumabagal na ang pagtakbo o paglakad. Bigla na lamang bumabagsak. So dapat nating maunawaan na ang karera ng Kristiyano ay isang marathon, hindi isang sprint. Upang manalo sa isang marathon, ikaw dapat disiplinahin mo ang iyong sarili upang matiis ang pagod at hirap, gayon din sa buhay Kristiyano. Mga kapatid, ito po yung ipinakita ng mga unang mananampalataya. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Amen po ba? Pero dapat pong magpatuloy. Race with endurance. Bakit po? Kasi sinabi niya sa mga taga Pilipos chapter 2 verse 15, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baloktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagdiningning sa kalangitan. Kapag babalikan po natin ang buhay ng mga unang mananampalataya, di ba napagpapala tayo ng buhay nila? Amen po ba doon? Alam niyo po ba ang nakakalungkot o nakakabahala para sa isang pastor o manggagawa na makita ang mga Kristiyano na may kaunting pagnanais o walang pagtsatsaga na tumakbo sa buhay pananampalataya. At naniniwala po ako na ang kawalan ng pagnanais o pagtsatsaga sa takbuhin ng pananampalataya ay isang problema ng maraming Kristiyano. Ang tanging paraan to endure everything ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagkabigong magtiis o magtiyaga ay ang pagkabigong magtiis ay kabiguan na magtiwala sa Panginoon. Ulitin ko po. Ang pagkabigong magtiis ay kabiguan na magtiwala sa Panginoon. Bakit kaya ka bumitaw? Ibig sabihin, nagdududa ka na sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. So tanging paraan ay gamitin ang kalasag ng pananampalataya. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Ephesians chapter 6 verse 16. Maaari mong mapaglabanan ang mga tukso ni Satanas kapag nagtiwala ka at sumunod sa Diyos. Kapag tumakbo ka sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, walang kapangyarihan sa iyo si Satanas at ang kasalanan. Kaya po, napakahalaga na makita po natin na ang pananatili po sa pagtakbo ay isang bagay na nagpapakita ng atin pong malalim na ugnayan sa ating Diyos. Kahit po hinihingal ka na, kahit po pagod na pagod ka na, there's no reason to give up. Why? Because we are called to run. And to run with endurance. Kaya pa ba natin, mga kapatid? Parang ko konti lang yung sumigaw ng amen. Kaya po pa ba? Gawin po natin sapagkat sa tulong, biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, we can run the race with endurance. Pangalawa, maximize your potential in the race. Ito doon na yung kakayahan sa pagtakbo. So pag sinabi po nating maximize, to increase to a maximum, to make the most of, to find a maximum value of, or to increase the size. So paano natin i-maximize ang atin pong pagtakbo? Una, makita po natin yan sa verse 1. Eliminate hindrances.
So, the writer of Hebrews continues his race metaphor by exhorting, let us also lay aside every encumbrances, tanggalin natin o anumang balakid. So, tingnan natin yan, kuya. Yan. Sa iba't ibang version po, tiningnan ko siya, sa NAB po, let us throw off everything that hinders. Sa New Living Translation, let us strip off every weight that shows that slows us down. Sa Berean Study Bible, let us throw off every encumbrance, no? Ano po ba yung encumbrance? An encumbrance is simply a bulk or mass. One major problem runners have to deal with its weight is weight. In most sports, especially where speed endurance are critical, weighing in is a daily routine. It is one of the simplest yet most reliable tests of one's physical condition. So sa pagtakbo, hindi pwedeng malaki ang tiyan. Sa boxing, hindi rin pwedeng sobra ka sa timbang. Madi-disqualified ka. So kung titingnan po natin, no, napakahalagang makita natin, ito po yung mga weights, no, o mga bagay na nagpapabagal sa atin. So itong mga bagay na magpapabagal sa isang runner, no, sa pagtakbo. Ano po yung mga bagay na yan? Shoes. Kailangan tama ang shoes mo. Hindi ka pwede magsuot ng bota o mabigat na sapatos. Nang short, hindi pwedeng mabigat o makapal. May backpack din. Hindi pwedeng mabigat na at malaking backpack. And even yung t-shirt, kailangan manipis. Bakit po? Lahat po ng taglay-taglay mo sa katawan mo, pwedeng magpabagal sa isang runner. Pero the question is, Christians also have a weight problem. Meron din daw po tayong weight problem. So, ano po yung mga weight problem po natin? No? Sa buhay Kristiyano po, ito ay anumang mga bagay na nakakagambala, bagamat hindi kasalanan na meron ka nito o magkaroon ka ng mga bagay na ito. Ito ay mga bagay na maaaring makapagpabagal sa atin kung hindi ilalagay sa tamang lugar. Maaaring kabilang dito ang pamilya. Sabi naman ni Jesus Christ, no? No? Kung mamahalin mo ang ama, ina mo at mga kapatid ng higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Hindi po masamang mahalin ang pamilya, ha? Inuutos ng Diyos yan, mahalin mo ang pamilya mo. Pero kung ang buhay mo ay umiinog na lang sa pamilya at wala ka ng pakialam, no, sa iyong ugnayan sa Diyos, iyon ang kakaroon ng problema. Ano pa po? Libangan. Ano po yung mga libangan natin? Ayan. Pwede sabihin natin, gadget. No? Sa mga hindi mananampalataya, minsan nga, mananampalataya na rin, anong libangan? Lotto. Ano pa? Ending. Tong-it. No? Yan po yung makakapagpabagal. At kasalanang direkta yan, ha? At kasalanang direkta yan. Hindi ko alam kung ano yung mga labangan na ginagawa ninyo na umuubos ng oras. Pero nagiging daan upang bumagal ka sa pagtakbo. Social media. Mas mahabang oras na ibinibigay. No? Sports. O maring cellphone, tulad kanina, no? Cellphone. Netflix, yun ang dito nag-Netflix. O okay lang naman manood, no? Pero kung nakukuha na nito ang buong maghapon mo, ito ay magpapabagal ng iyong ugnayan at relasyon sa Diyos. Pwedeng kaibigan. Kaibigan, hindi naman siya masama, pero kapag nahikayat ka, no, sumama sa isang bagay na hindi naman din kasalanan, pero pinagpalit mo ang oras mo para sa Diyos, doon bumabagal ang iyong pagtakbo. At tuwing Sabado, nagpupuyat, kaya hindi makarating ng tamang oras sa panambahan. Mga kapatid, ano pong mga bagay na nagpapabigat sa iyo? I think alam nyo kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa inyo. Mga bagay na nakakagambala sa iyo. Mga bagay na hindi kasalanan o mali, ngunit maaring maging posibilidad na hilain ka palayo at nabigad sa'yo. So tingnan po natin yung ating sarili. Ano po yung mga baggage na meron tayo? Ang sabi doon, eliminate. Alisin ang mga bagay na
ito. Pangalawa, eliminate sin. Tingnan po natin yung pagkakagamit sa iba't ibang version. Sa King James, New King James Version po, ang sabi, and the sin which so easily ensnares us. The sin which so easily entangles us, NASB. And the sin which that so easily beset us. Pag sinabi po nating ensnares, nakakita na po ba kayo ng bitag na nanguhuli ng mga daga? So, yun po ang idea niyan. Yung kasalanan niya ang parang bitag, itatrap ka niya. No? Yung entangled naman po is to wrap or twist together, para kang binabalot naman ng kasalanan. At yung pangatlo, beset sa King James Version, a problem or difficulty, trouble or threatened persistently. No? Talagang ano, walang ginagawa, kundi talagang bigyan ka ng kaguluhan. At tuloy-tuloy. So dito po makikita natin na sin is anything contrary to the will and law of God. Ito yung kasalanan na bibihagin ka, kukontrolin ka, wawasakin ka. Pinapainan ka para makontrol ka at mawasak. At makalimutan mo na ikaw ay nasa isang takbuhin. Pansanin po natin yung word na ginamit dyan. No? And the sin. So bago po pumasok yung word na sin, meron po siyang tinatawag na definite article. Ano po yung definite article dyan? Yung word na the. Diba? The sin. So ibig sabihin, yung word na the is a definite article na kung saan tiyak. Hindi kasi ginamit yung no, which is walang katiyakan. So ibig sabihin, tiyak yung kasalanan niya. That singular form po ang ginamit dyan, ha? Hindi sins, no? So makikita po natin na ito po daw yung mga kasalanan o mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. At ayon sa tekstong ito, ang kasalanan ay parang kumakapit, kumukontrol, no, sa atin pong mga buhay. Kinukukub tayo ng kasalanan. Ito ay pain sa atin, bitag sa atin at nagiging sanhi ng kalimutan natin na tayo po ay nasa isang karera. Makita po natin na yung kasalanan pong ito ay maaring kasalanan natin noong una pa nang hindi pa tayo Kristiyano. At madalas ang kasalanan ito ang nag-treaten sa atin persistently. At ang kasalanan ito rin po ang wawasak sa iyo, sisira sa iyo sa buhay pananampalataya mo. Isa po sa kasalanan na talagang ginawa ko nung ako po ay nagsisimula sa Christian life for 1 year, tongit. Ang hirap iwanan ng tongit, no? Kaya akala ko malalayo ko sa Panginoon kasi every time na mag-worship ako, hiyang-hiya ako sa Lord at humihingi ako ng tulong sa Diyos. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan niya. Kasi sa ibang salin, ginamit po doon, lalo na yung mga Puritans, ang gamit nila, darling eh. Ibig sabihin, parang pet mo na yung kasalanan na yon. Ano po yung commonly sin ng isang tao? Sabi po ng ABC News, sa kanilang pag-re-research, na may pamagat pong sexes battle of the sins, the most commonly confessed sin for women is pride. Pride daw po. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Mga kababaihan, totoo o hindi? Huwag nyo na pong sagutin. Mga kalalakihan naman daw po, the most commonly confessed sin for women is pride, while for men is lust. Mga kalalakihan, lust po ba talaga? No? So, common sin daw po ng kalalakihan, lust. Pwedeng pag-inom, pagdalasing, sigarilyo, pwedeng pride, no? Madaling gumagalit o uminit ang ulo. O yung common sin na kasalanan ni David at ni Solomon. Sino si Solomon? Merong ilang asawa? 700 na asawa, 300 concubines. Kaya siguro, wala namang nakagawang babae niyan. Si Solomon lang inasulat. Kaya talagang para sa mga lalaki ang paalalang ito, no? Sa mga babae po, ni mga common sin. Chismis. Kaya siguro nahulog si Eva, no, sa kasalanan. Nakipag-chismis doon sa ahas. Selosa.
Pride, no? Meron dito po sa pag-aaral, lagi siyang ang gustong nasusunod. Yung babae daw ang laging gustong nasusunod. So meron pong isang article na sinulat na Asian parent, yung pamaniin sa bagong kasal. Para daw sa bagong kasal, o sa mga ikakasal, no? Sabi po doon sa Asian parent, no? O pamaniin sa bagong kasal, kapag naunang maupo ang lalaki sa wedding ceremony at sa reception, magiging under-desire ang lalaki. So anong gagawin ng babae? Una kang maupo. Para daw maging sunod-sunuran ng isang babaang isang lalaki. Sabi din po sa article na to, dapat naman daw tapakan ng babae ang paa ng lalaki para sundin ni Mister ang lahat ng gusto ni Mrs. Familiar po kayo rito? Yan. Kasabihan ng mga matatanda. Kaya nga po, ano to, pamanhiin. Ibig sabihin, mga bagay na hindi naman totoo. Pero kinukuha ng mga tao dahil nga sa gusto nila na i-under ang kanilang mga asawa. So hindi ko alam kung ano ang kasalanan na madalas na nagtutulak sa atin para manghina tayo o ang pinaka-worst, huwag na tayong magpatuloy. Anong sabi po ng Biblia? Eliminate sin. Alisin mo na yan. Dahil pag hindi mo inalis yan, magiging bitag sa'yo yan, itatrap ka niyan, kokontrolin ka niyan, wawasakin ka niyan, at laging magpapahirap sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, no? Napakahalaga po na tingnan natin ang mga modelo ng pananampalataya. They run, no, with endurance. They maximize the potential sa pagtakbo. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga hadlang. Pangalawa, eliminate sin. So look at the models of faith. Matututo tayo mula sa kanila kung paano mamuhay sa pananampalataya. Pero tulad nila, dadanas din tayo ng panghihina na pwedeng maging dahilan ng ating pagbagal o minsang pagtigil. Kaya naman, kailangan natin gawin ang pangalawang puntos nito. Ano po yung pangalawang puntos? Focus on to Jesus. Bakit tayo dapat pumokus kay Jesus? How can we live by faith like Jesus? Kaya dapat tayo mag-focus kasi siya yung gagayahin natin. Siya yung tutularan natin kung pag-uusapan ang pananampalataya. How can we live by faith like Jesus? Tingnan po natin sa verse, Hebrews chapter 2, verse 8. Pansinin po natin yung ginamit po dyan. Sa NIV, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Sa NASB, looking only at Jesus, the originator and perfecter, a perfecter of the faith. Sige pa, kuya. So yung the Greek word is archegon. It means pioneer, pathfinder or leader, perhaps champion, conveys the best meaning. So kapag tayo po ay tumatakbo, mahalaga po kung saan nakatuon ang ating paningin. Wala pong makakapagpabagal sa atin kung nananatili ang ating paningin kay Kristo. At kung bakit tayo tumatakbo sa karera. Ganun din po, no, sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya, mahalagang nakatuon ng iyong puso't isipan sa atin pong Panginoon. Sabi po ng isang commentary, as the originator of all faith, Jesus originated Noah's faith, Abraham's faith, Moses' faith, Paul's faith, and your faith. So napakahalaga pong makita na ating pong pananampalataya, sino ang nagpasimula? Sino ang nagkaloob? Ang Diyos. Kaya naman po yung pananampalataya na yan
ay nagkakaroon po ng epekto sa buhay natin, kaya tayo sumusunod. At sabi po ng isang commentator, naniniwala siya na ang pinaka the best meaning daw po ng Hebrews chapter 12 verse 2 na pioneer is a chief example or chief leader. Jesus Christ is our preeminent example of faith. Bakit daw po? Kasi kung titingnan po natin kung bakit dapat natin siyang gayahin, lahat tayo mag-focus sa kanya, makita natin sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang sabi doon, He was tempted in all things as we are, yet without sin. Sabi po yan ng Hebrews chapter 4 verse 15, grabing pananampalataya. No? Matthew chapter 4 verse 1 to 10, alam po natin yung kwento. It is about Satan's temptation in the wilderness. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Jesus trusted in God and His Word. Jesus trusted Him for everything and in everything. Even in the Garden of Gethsemane, just before His arrest, trial, and crucifixion, Jesus said to His Father, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as thou wilt. So Jesus knew was about to face the most severe suffering of His human life, yet He trusted His Father's will. Kung meron man po tayong pananampalataya na tutularan o modelo, pangunahing modelo, kung paano mamuhay ng may pananampalataya, si Jesus Christ po ang pinaka-perfect example kung pag-uusapan ang pananampalataya. Pangalawa, tingnan po natin yung ginamit, no? Una, sabi mo, focus unto Jesus, the pioneer of our faith. Pangalawa, the perfecter of our faith. Sa mga version po na to, makita natin, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. So, ginamit po doon yung perfect, no? Pangalawa, the author and finisher of our faith, no? The author and finisher. Okay, kuya? So, perfecter of our faith, ibig sabihin po niyan is teletioten, in Greek meaning finisher, the one who brings us to our intended goal. Ulitin ko po ha. Sige kayo, balik muna. Yan. Galing po yan sa word na teleoten, in Greek meaning finisher, the one who brings us to our intended goal. Kaya, kung atin pong titingnan na ang buhay po ng Panginoong Yesus, napakahalaga na nakatuon ang ating pong pananampalataya sapagkat siya mismo ang unang nagpakita ng halimbawang ito kung paanong mamuhay ng meron pong pananampalataya. At napakatindi ang mga naranasan niya sa kanya pong pagsunod sa atin pong Panginoon, sa atin pong Diyos namang makapangyarihan. No? Jesus is our perfecter both because He was made the perfect high priest through suffering and obedience. Dahil po sa paghihirap at pagsunod, He became perfect. No? At tayo po ay maaring makalapit po sa Kanya. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, sabi po ni Matthew Henry, Christ followers cannot expect better treatment in the world than their masters had. Nakakaranas po ba tayo ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig ngayon, ng mga problema ngayon? Parang wala kayong problema ah. Huwag kayong mag-alala. May purpose ang Lord sa bagay na yan. Sige kaya. So Philippians chapter 1 verse 6, pwede po nating basahin. For I am confident of this very thing, that He who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. Siya ang nagpasimula, siya ang magtatapos. Tulad ng ginawa niya, ipinakita niya hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Bakit po nag-suffer siya o na-endure niya ang lahat ng suffering na ito? Tingnan po natin yung verse 2b. Sabi po roon, sige kuya, lampas mo na yan. Who for the joy set before Him endured the cross,
despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sige, kuya. Bakit po? He kept his eyes focused on the goal that is set before him. Makikita po natin yan sa verse na binasa po natin. No? Sa verse 1 at sa mga sumunod pong talata. So he kept his eyes focused on the goal. Ano po yung goal niya? The joy of obeying and carrying out the Father's will. Pangalawa, the joy of bringing glory to the Father. John chapter 17 verse 4. The joy of being raised, ascended, and exalted at the right hand of the Father. Kung titingnan po natin, no? After po nito, he sat down at the right hand of the throne of God. Siya ay pinarangalan, no? The joy of reconciling lost sinners to God. At tayo rin naman po, pararangalan ng Diyos kung tayo po ay magpapatuloy sa atin pong paglilingkod at pagtakbo. So makita po natin, he kept his eyes focused on the goal. Ano po yung goal natin kung bakit tayo tumatakbo? Ano po yung goal natin? To glorify God. To glorify God. So tingnan po natin yung verse 3. Sabi po ng Christ endured great suffering to finish his race. Kung titingnan po natin, ang Panginoong Jesus po, no, bagamat siya ay Diyos, ay pinili niya na maranasan ang matinding hirap na to, na kaya naman niyang lampasan. Pero bakit po niya ginawa? Para ipakita sa atin na bilang tao, ginawa niya ito. Kaya nga sabi ng Biblia, pansamantala niyang iniwan ang kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang tao. Bakit po? Para masabi niya at paalala niya sa atin, kaya mo. Na kaya ko eh. No? Kaya mo, lalo na sa tulong at kapangyarihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ano po ang resulta na to? He can be an inspiring example for believers who face suffering and persecution. Kapag tayo ang mga mananampalataya po ay bagsak na at nakatingin na lang tayo o nakapokus na sa ating mga problema sa buhay, even to the point na parang gusto na natin pong bumitaw sa atin pong pananampalataya, tulad po ng mga Hebrews, no, pag binasa po natin ang aklat po ng Hebrews, no, yung iba po dyan ay halos ipinapakulong, talagang pinag-uusig. No? Anong sinasabi lang sa atin? Hebrews encouraged them to think about all Jesus endured when sinful people did such a terrible thing to him. Christ was ridiculed, whipped, beaten, spit upon, and crucified. Even so, he did not give up, no, or discourage sa kanya pong pagtakbo. Mga kapatid, tulad ng sinabi ng verse 3, by focusing on Christ and what he did on our behalf, we won't become weary and give up. Kaya kung nararamdaman mo yung hirap na naranasan mo ngayon, babalikan mo lang si Jesus Christ. Hindi pa naman siguro tayo dumadanak ng dugo. Hindi ka pa naman siguro sinasaktan, hinahamak, o pinapatay ang iba. No? O matindi ang naranasan niya. So babalik lang po tayo sa kung ano ang ginawa ni Kristo. At yun po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa upang magpatuloy. Hindi man perfectong katulad ni Jesus Christ, subalit mananatili pa rin tayo dahil sa kanyang pangunguna sa atin. Kapag binasa po natin ang history ng iglesia, o yung church history na tinatawag, alam niyo po ba kung bakit po ang mga martyrs, kahit na sila ay pinapakulong, pinapatay, ay nananatili pa rin po sila sa kabila ng mga persecution na yon? Minimeditate po nila yung suffering na ginawa ni Kristo. Kung si Kristo ay naghirap ng lubos para sa akin, hindi ko ba ito kayang tiisin? Kaya nga po, si George Mueller, nung siya po ay nagkaroon ng isang bahay ampunan ng mga bata, meron pong isang babae na nagbigay ng malaking halaga. Noong mga panahon po na yan, meron pong tinatawag na talagang
kawalan ng pananalapi o meron po tinatawag na tagutom talaga ng mga panahon na yun. So pinuntahan niya yung babaeng to kasi nalaman niya na nag-iisa na lang ito at ang lahat ng meron siyang ari-arian ay binenta niya, ay binenta ng kanyang mga umugulang at pinamana sa kanya, ibinigay niya sa bahay ampunan. So sabi niya, baka po nagkakamali kayo kasi wala na po kayong magiging panggastos sa sarili niyo, yung future ninyo. Ibinabalik ko po ito sa inyo. Baka ako na ano lang kayo, naawa lang kayo sa mga bata. Anong sagot lang sa kanya ng babae? Kung ang lahat ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus, hindi ko ba kayang ibigay kung anong meron ako? Kaya ito po yung pananaw ng mga church martyrs na kahit anong pahirap sa kanila, hindi sila babagal o lalayo o titigil sa pagtakbo dahil sa paghihirap ni Kristo. At nais ko lang pong share sa inyo yung dalawang mga tinatawag na martyrs. No? Una po rito si Polycarp. As with many people in the early centuries, Polycarp's exact birth and death dates are not known. Even his date of martyrdom is disputed, though it was sometime between AD 155 and 167. So si Polycarp po ay disipulo ni Apostol Juan, na kung saan ay sumulat ng Gospel of John. So the three epistles of John and the book of Revelation, Polycarp may have been one of the chief people responsible for compiling the New Testament of the Bible that we have today. Because of his refusal to burn incense to the Roman Empire, he was sentenced to burn at the stake. Tradition says that the flames did not kill him, so he was stabbed to death. Imagine po, no, sinunog siya. Pero susunugin na siya, hindi pa rin siya nagre-recant ng kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi Apostol Pablo nga, kasi Apostol Pedro nga, nung papako sa krus eh. Wag pa-cross, pabaligtad. Bakit hindi ako karapat-dapat na itulad sa pagkamatay ng Panginoong Jesus? No? So, matindi po. Bakit po? Dahil sa kanilang pag-focus kay Jesus. Si Wycliffe, known as the morning star of the Reformation, John Wycliffe was the 14th century theologian. He is probably best remembered as translator of scriptures. He believed that the Bible should be available to the people in their common tongue. He translated the Latin Vulgate into common English. He was persecuted for his stand against papal authority. While he was not burned at the stake as a martyr, his persecution extended beyond his death. His body was exhumed and burned along with many of his writing. Imagine po, anong ginawa sa kanya? Ibinaon sa lupa. Sinunog kasama ng kanyang mga writings. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya nag-recant ng faith niya hanggang sa kamatayan. Bakit po? Dahil nakatingin o nakatuon ang kanyang paningin kay Kristo. Mga kapatid, tandaan po natin na yung mga great cloud of witnesses inspiring us. Kaya nga po naisulat yan eh. Nag-inspired po, no, ang mga witnesses na to, itong mga martyrs na to. Subalit, si Jesus nag-provide sa atin ng ultimate example. Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, napakalaga pong tumuon ang ating paningin kay Kristo. He is the author, the finisher of our faith. Sa mga pagsubok, pandemya at problemang nararanasan natin, kung sa tingin natin hindi na kaya, let us go back and look to Jesus. At marirealize natin na mas matindi ang ginawa niya para lamang po tayo makarating sa kung ano meron tayo ngayon. And that is because Jesus is the ultimate example of living by faith. Sa oras na to, pinapakita po ng Panginoong Jesus ang kanyang kabutihan at katapatan sa atin pong mga buhay. Sinasabi niya po na sa lakbayin ng atin pong buhay pananampalataya, hindi ka nag-iisa. At pwede po natin siyang tularan sa pamamagitan po ng paghingi ng tulong sa kanya. Tulad po ng binasa natin kanina, nung binabasa po natin ang aklat po ng Awit chapter 23, especially the verse 3. Ano po sabi doon? Pinanunumbalik niya ako, no? Sa tamang daan, no? Pinapalakas, pinanumbalik sa daan upang
bigyang karangalan. The reason why I'm running is to glorify God. The question is, are you running or you're walking or you're stopped sa iyo pong pagsunod sa Panginoon? Mga kapatid, ang journey po ng buhay pananampalataya is a marathon, endurance. And we cannot endure without the help of God sa atin pong mga buhay. Kaya sa bawat araw ng buhay po natin, dapat po tayong magtiwala sa Panginoon. Ulitin ko, basahin po natin itong huli. The Christian life is a race, but it isn't a sprint. It is a long distance run. Run to win. Run to win. At mangyayari lamang po yan kung lagi tayong nagtitiwala sa Diyos sa araw-araw po ng ating pong mga buhay. Pwede po tayong sandaling tumayo. At sa oras na to, minsan pa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Sabihin natin sa Lord, Lord, kung may mga panahon na nagkukulang ang aking pagtitiwala sa iyo, kung may mga panahon na nanghihina ako, tumitigil sa pagtakbo, napapagod, tulungan mo po akong magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na nangakong hindi mo kami iiwan ni papabayaan. Awitin po natin ang awiting ito mula po sa atin pong mga puso. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ako'y nagtitiwala sa'yo.
Ito po ang aming panalangin sa mga oras na ito. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong salita. Lalo na po sa panahon na kami po ay nanghihina, napapagod, nahihirapan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong salita. At alalahanin ang hirap at sakripisyong iyo pong dinaanan para lamang po kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa oras na to. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw po ang maging laman ng aming puso't isipan. Nakatuon sa iyo ang amin pong pananampalataya dahil ikaw ang magpapasakdal nito at mangyayari ang ibig mo sa aming mga buhay dahil ikaw ang nagpasimula, ikaw rin ang tatapos ng misyong sinimulan mo sa amin pong mga buhay. Purihin ka po, Ama. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Samahan mo po ang iyong mga anak at patuloy nilang maranasan ang iyong pong pagkilos sa araw-araw ng kanilang pong buhay. Purihin ka po, Ama. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa paalala na ang pananampalatayang meron kami ngayon ay dahil sa ito'y kaloob mo. At dahil ito'y kaloob mo, ito'y magkakaroon ng epekto sa aming mga buhay at patuloy kaming susunod ayon po sa iyong kalooban. Kaya dalangin po namin, Ama, patuloy na palakasin mo po kami at patatagin sa pamamagitan po ng iyong mga salita na amin pong nababasa, pinagbubulayan at pinag-aaralan. Maraming salamat po sa buhay ng mga naunang modelo sa pananampalataya na nagbigay sa amin ng encouragement. At higit sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Ikaw ang ultimate na model ng amin pong pananampalataya. Tulungan mo po kami na mamuhay na laging nakatuon ayon po sa iyong kalooban at patuloy kang bigyan ng karangalan. Salamat po sa iyong mga kamay. Patuloy namin pinagkakatiwala ang amin pong mga buhay at ang iyong mga salita ay patuloy na kumilos at gumalaw o bumuhay sa amin pong katauhan. Salamat po ng marami sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao nilala. Nang tana sa kalangitan. Amen. Mga kapatid, patuloy nawa nating maranasan ang pag-ibig ng ating Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, gabay, patnubay ng banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan sa ating mga buhay sa araw-araw mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you.